sa DWIZ 882, inihahatid namin sa inyo ang IZ Balita Nationwide. Ang mga pinakamalalaki, pinakamainit, bago at komprehensibong balita. Kasama ang buong puwersa ng DWIZ Patrol. IZ Balita Nationwide. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako si David Oro at narito na ang headlines sa IC Balita Nationwide pang hapong edisyon ngayong July 27, 2022, Miyerkules. Abra at iba pang lalawigan niyanig ng magnitude 7.3 na lindol. 199 na mga aftershocks na itala. DWIZ! Bilang na mga nasawi sa pagyanig, apat na mga nasugatan, nasa anim na po. DWIZ! Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nakatutok sa Disaster Relief and Response. DWIZ! NDRRMC handang maglabas ng 200 million pesos para sa mga naapektuhan ng lindol. DWIZ! Balita sa ibayong dagat. Russia nagdagdag ng pwersa sa ilang rehiyon ng Ukraine. DWIZ! Balitang pampalakasan, Kluwe Isleta nakasungkit ng ginto sa 28th ASEAN University Games. DWIZ! At balitang showbiz, Joshua Garcia muling nagpakilig sa TikTok. IZ Balita Nationwide. At ngayon sa detalye ng mga balita. Isang magnitude 7 na lindol ang tumama sa bayan ng Lagangilang, Abra kaninang alas 8:43 ng umaga. Ayon sa FEVOLX, tectonic ang origin ng lindol at may lalim na 25 kilometro. Narandaman ang intensity 7 sa Buklok at Manabo, Abra. Intensity 6 sa Vigan City, Sinait, Bantay, San Esteban, Ilocos Sur, Lawak, Pangasinan at Baguio City. Intensity 5 naman sa Magsingal at San Juan, Ilocos Sur, Alamino City at Labrador sa Pangasinan, Bambang, Nueva Vizcaya, Mexico sa Pampanga, Concepcion at Tarlac City sa Tarlac, Maynila at Malabon City. Intensity 4 naman sa Marikina, Quezon City, Pasig City, Valenzuela City, Tabok, Kalinga, Bautista at Malasiki, Pangasinan, Bayumbong at Diadi, Nueva Vizcaya, Giginto, Obando at San Rafael sa Bulacan at San Mateo, Rizal. Intensity 3 naman sa Bulinaw, Pangasinan, Bulacan, Tanay, Rizal at Intensity 2 sa General Trias City, Cavite at Santa Rosa City sa Laguna. Sinabi naman ng FEVOLX na walang banta ng tsunami, ngunit inaasahan ng aftershocks at pinsala matapos ang naganap na pagyanig. DWIZ! At nakuha po natin mga sariwang ulat ng ating mga kasama sa labas ng himpilan. Alamin natin ang latest kaugnay naman ng mga national road na apektado sa Northern Luzon kagay ng lindol na naganap. Pagulat mula kay Patrol 5, Ayayo Pangho. Kinumpirma ng Department of Public Works and Highways o DPWH na may 14 na pangunahing lansangan ang hindi madaanan dahil sa nagalap na lindol kaninang umaga sa lalawigan ng Abra. Ayon kay DPWH Secretary Manuel Bunuan, dahil sa mga bumagsak na bato, gumuhong lupa at para na rin sa kaligtasan ng publiko at mga motorista. Sa pinakahuling report ng Kalihim, kabilang sa mga isinarang lansangan sa Abra ay ang Siting Abra Kalinga Road Intermittent Section dahil sa gumuhong lupa sa Abra Ilocos Norte Road at Calaba Bridge. Ang Abra Cervantes Road sa Biwing Bridge sa Cordillera Autonomous Region o CAR, sinara ang Canon Road, Binggit Nueva Vizcaya Road, Bubok Bisal Bukod, Poblasyon Bukod, Binggit Baguio Itogon Road, Itogon Bridge, Congressman Andres Acop Casalan Road, Sitio Bugao, Barangay Adaway,
kabayan na binggit dahil sa gumuhong lupa. Ang Governor Bado Dangwa National Road sa Biling, Bilis, Kapangan at sa poblasyon Kabungan na binggit. Kalinga Abra Road, Ablig, Pail, Kalinga onward Abra, Pantikian to Balblasang, Balbalan at Kalabawan na Batong Buhay Road sa Upper Kalinga. Ang Banawi Hongduan Benguet Boundary Road Wangwang Tinok sa Ipugao at iba pang road section sa Baguio Bontoc Road, Mount Province Cagayan, Baya Tabok, Enrile Road, Mount Province Ilocos Sur Road, Baya Cayan, Mount Province Ilocos Road o Ilocos Sur Road, Baya Tiwi sa Mountain Province ay hindi rin madaanan ng mga sasakyan. Limitado na rin ang pitong road section sa car at Region 1, Asin Road, Asin Baguio City, Palispis, Marcos Highway, Poblasyon, Tuba, Benguet, Baguio Bontoc Road, Balili Bridge, Benguet, Benguet Nueva Vizcaya, Sitio Lamot, Bikel, La Trinidad, Benguet, Congressman Andres Acop, Kusalan Road, Sitio Bugao, Barangay Adaway, Kabayan, Benguet, Baguio Bawang Road, Tadyangan, Tuba, Benguet at Kalungbuyan Bridge, Santa Rancho, Santa Ilocosur. Tiniyak ni DPWH Secretary Bunuan na mayroon ng pinadalang quick response team upang ma-inspeksyon yung mga nasabing lansangan at iba pang infrastruktura na naapektuhan ng malakas na lindol sa Northern Luzon. Ito si Patrol number 5 ay iupang ko na po na simple matod ng lakas, DWIC. Samantala, mayroon po tayong update naman kaugnay ng mga senador na nag-aambagan para sa tulong sa mga napinsala ng lindol. Detalye ng balita mula kay Patrol 19, Celia Ortega Bueno. Nag-aambaga ng mga senador para ipangtulong sa mga nasalanta ng malakas na lindol sa Luzon. Sa plenary session ngayong hapon, sinabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri na iminungkahi ni Senate President Pro Tempore Loren Legarda na mag-ambagan sila mula sa kanilang sweldo. Bagay na silang ayuna naman ng mga senadora. Ayon kay Zubiri, kailangan lang nilang tukuyin kung kanino nila ibibigay ang makakalat na pondo mula sa mga senador. Inatasan ni Senate President Zubiri sa Senate Majority Leader Joel Villanueva na arali ng kanyang team ang gagawing pag-aambaga ng mga senador at saan at paano ito ibibigay. Sinabi naman ni Villanueva na sa executive lounge kanina, nag-usap-usap ang mga senador kung paano magbibigay ng tulong sa mga lubhang naapektuhan ng lindol. Kasunod dito ang kanyang panawagan sa mga lokal na pamahalaan sa Office of Civil Defense, sa Department of Social Welfare and Development na bilisan ang pagbibigay ng tulong sa mga napinsala. Inuri naman ni Villanueva ang mga officers at security personnel ng Senado na mabilis yung pag-aksyon kanina para matiyak ang kaligtasan ng mga empleyado ng Senado. Ito sa Patrol 19, Celdy Ortega Bueno, nag-lipsing pila metodong nakal sa DWIZ. Dahil ng mga balitang yan, ikinagulat ng mga residente ng Abra at kalapit ng mga lalawigan matapos ang naging pagyanig na magnitude 7.3 na lindol. Ayon kay Abra Representative Ching Bernos, matapos ang naging pag-uga ay agad namang nakita ang mga nawasak na establishmento. Ang tanggapan ng kongresista ay patuloy ang koordinasyon sa mga otoridad para matulungan ang mga pamilya at komunidad na labis na naapektuhan o napinsan sala ng lindol. Samantala, nanawagan naman si Bernos sa mga kababayan na naging o na maging kalmado at maging alerto sa posibilidad ng mga aftershocks. DWIZ! Umakyat na nga po sa 4 ang nasawi habang 6 na po ang sugatan matapos yanigin ng magnitude 7.3 ang lalawigan ng Abra at karatig na mga lalawigan. Sinabi naman ng FIVOLTS na tumamang naturang pagyanig sa hilagang kanluran ng Tayum Abra na may lalim na 17 kilometro
Naramdaman ng lindol sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang na ang National Capital Region. Batay sa ulat ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Benjamin Benhar Abalos Jr., dalawa sa mga nasaway ay mula sa Benguet, tig-isa naman sa Abra at Mountain Province. Ang affected regions po ay 1, 2 and Car, 60 injured. And so far po, apat po ang nabalita ang nasawian ng buhay, no? 4 deaths. Of these 4, 2 are in Benguet, 1 each in Abra, and Mountain. 2 in Benguet, 1 in Abra. Ang tinig ni DILG Secretary Benhar Abalos Jr. Balikan natin ang mga pag-uulat ng ating mga patrol sa labas ng himpilan. May update po tayo sa integridad ng Manila City Hall building. Hindi po natinag nang tumama ang malakas na lindol kaninang umaga. Pag-uulat ni Patrol 5, Ayayupangco. Sinusuri ngayon ng mga inhinyero ng pamalalusod ng Maynila ang integridad at katatagan ng Manila City Hall Building makaraang tumama ang magnitude 7.3 na lindol sa Northern Luzon kasama ang Metro Manila. Ayon sa Manila Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO, nagsagawa naman umano ang mga tauhan ng City Hall ng Dock Cover and Hold habang lumilindol at matapos nito ay agad na nag-evacuate sa gusali. Walang napaulat na pinsala sa siyudad ng Maynila dahil sa lindol at base sa assessment ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis Teams kung saan kasama dito ang Department of Engineering and Public Works ligtas sa anumang panganib ang Manila City Hall ayon sa MDRRMO. Nabatid na may 83 taon na ang gusali nito ng Manila City Hall na naitayo noong taong 1939. Agad na bumalik sa kanilang trabaho ang mga kawalian ng City Hall makaraang matiyak na tapos na ang pagyanig. Kaugnay nito, ipinagutos ni Manila City Mayor Honey Lacuna Pangan sa Emergency Operations Center na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan ng Region 1 at Region 2 na nasalanta na lindol. Ito ay upang mabatid kung anong uri ng tulong ang maipaparating ng pamahalaan ng Maynila sa mga lokal na pamahalaan sa naturang mga rehiyon at sa mga mamamayan doon. Ito si Patrol No. 5 ay upang kutukulat siyempre ng metodo ng lakas, DWIC. Sa kaugnay na pag-uulat naman, ang paglikharo po ng Department of Disaster Resilience, ibinungkahing hilingin ng Senado o na sertipikahang urgent ng Pangulo. Detalye ng balita mula kay Patrol 19, Cele Ortega Bueno. Minungkahi ni Senator Alan Peter Cayetano sa bidirato ng Senado na sumulat sa Malacañang para hilingin na sertipikahang urgent ang panukalang batas na naglalayong lumikha ng Department of Disaster Resilience. Ang suwestiyon ni Senator Cayetano ay matapos sa malakas na lindol na naranasan ngayong araw sa Luzon. Ayon kay Senator Cayetano, bagamat mayroon tayong National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, pero 44 na mga ensya ang nakapaloob dito kung saan coordination ang kanilang pangunahing ginagawa kapag may kalamidad. Mas mainamaan niya na mayroon isang departamento na tututok sa epektibong pagtugon sa panahon ng kalamidad. Ayon kay Cayetano, mayroon na siyang dinrap na sulat sa Malacañang para personal na hilingin na sertipikahang urgent ang naturang bill pero baka daw gusto itong ikonsidera ng Senate leadership. Nagpahayag naman ang suporta si Senate President Juan Miguel Zubiri sa suwestiyon ni Cayetano. Sa katunayan, sinabi ni Zubiri na isa sa top priority bills niya ang panukalang batas ukol sa paglikha ng Department of Disaster Resilience. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, nagretsin pila metodong lakas sa DWIZ. Babalik ang mga balita makalipas lamang ang ilang pagunita. IZ Balita, IZ Balita, Nationwide. Natin, 20 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon, balik sa mga balita.
Nakatutok ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Disaster Relief and Response upang agad mabigyan ng ayuda ang mga naapektuhan ng pag-inig lalo na sa Abra. Sinabi ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles na patuloy ngayong nakikipag-ugnayan ang Pangulo sa mga opisyales ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at ilang pang concerned agencies para matukoy ang inabot na pinsala ng pagyanig. Iniutos na rin niya ng Pangulo ang pagdideploy ng mga resources para agad na matulungan ang mga nangangailangan ngayon ng tulong dahil sa malakas na lindol. Pinaprioridad din ng Pangulo sa mga telecommunication company na agad na ayusin ang mga nasirang linya para magkaroon ng komunikasyon sa mga lugar na matinding napinsala at malaman ang kanilang pangangailangan. Kung kinakailangan naman daw ay agad na magre-release ng pondo ang national government para mabigyang ayuda ang mga biktima. TWIZ! At dahil nga dito nakadagdang magtungo sa Abra si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ay para personal na alamin ang lagay ng mga residente na naapektuhan ng 7.0 magnitude na lindol. Ayon kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, agad nalilipad ang Pangulo sa Abra kapag nabigyan na ng clearance ilang heritage sites, mga simbahan, mga ilang infrastruktura ang nasira sa Abra, Vigan at iba pang lugar dahil sa malakas na lindol. DWIZ! Balikan natin ang mga pag-uulat ng ating mga patrol sa labas ng himpilan. Si Patrol 45 Raul Esperas may balita mga paliparan sa Norte. Normal pa rin ang operasyon matapos ang lindol ayon sa CAAP. Normal ang mga paliparan sa bahagi ng Northern Luzon hanggang sa bahagi ng Bulacan area o mga lugar na nasa paligid ng 7.3 magnitude na earthquake na tumama sa ating bansa. Sangayon kay Eric Apolonio, ang tagapagsalita ng Civil Aviation Authority of the Philippines, natapos na ang earthquake assessment ng iba't ibang paliparan buhat sa bahagi ng Abra hanggang sa Ilocos area. At lahat naman ng ito ay natiring normal ang operation at wala namang napaulat na nasira sa terminal o di kaya sa kanilang runway. Gayunpaman, patuloy ang monitoring ng Civil Aviation Authority of the Philippines sa kabila ng ulat ng PBOX na magpapatuloy ang aftershock matapos ang 7.3 magnitude na lindol na tumama sa ating bansa. Raul Esperas, Patrol 45, Nagulas ng Pilometodo Lakas, DWIC. Yun daw pong NDRRMC at OCD kinalampag ng isang senador matapos ang lindol. Detalye ng balita, wala kay Patrol 19, Cele Ortega Bueno. Agad na nawagan Senator Jinggoy Estrada sa National Disaster Risk Reduction and Management Council at sa Office of Civil Defense na makipagkoordinasyon at immobilize ang kanilang resources para sa pag-responde sa mga napinsala ng magnitude 7 na lindol. Ganyan din para mga siwa sa impormasyon at agara matukoy ang lawak ng pinsala na dinulot na lindol na pangunahing tumama sa Abra at ibang bahagi ng Luzon. Ayon kay Estrada, para sa kaligtasan ng mga kababayan natin, sana ay agara inspeksyonin ang integridad o yung structural soundness ng mga gusali, lalo na ng mga opisina ng gobyerno na tumutugon sa pangailangan ng ating mga kababayan sa panahon na may kalamidad. Giit ni Estrada, sana ay pairali natin ang pagiging mahinahon sa ganitong sitwasyon upang maging madali sa mga otoridad ang pagbibigay ng tulong at pagsasayos sa mga apektadong lugar. Samantala, pinangalanan ni Senator Amy Marcos yung namatay sa Benguet. Ito ay si Aaron Coliting, 25 anyos at isang construction worker. Nagpaabot naman ng simpatya at panalangin Senator Lito Lapid sa mga taga-Ilocos at Cordillera Region at iba pang kalapit na probinsya na niyanig ng malakas na lindol. Apila ni Lapid, patuloy na ipagdasal ang kaligtasan ng lahat ng mga apektado at ang proteksyon ng ating mga kababayan mula sa posible pang aftershocks. Hinimok rin ni Lapid ang local at national government na magsagawa ng agarang inspeksyon sa mga infrastructure upang masiguro ang kaligtasan at gayon din pagkalooban ng tulong ang mga matinding pininsala ng lindol.
Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Nagbalit sa yung pilang metodong lakas sa DWIZ. Tuloy-tuloy ang mga balita ng ating patrol. Mula naman kay Tina Nolasco, may kaugnayan po ito sa DepEd. Nagpahayag ng pakikiisa sa pagdarasal para sa kaligtasan ng lahat sa naganap na paglindol. Balita mula kay Patrol 11, Tina Nolasco. Nagpahayag ng pakikiisa ang Department of Education o DepEd sa pananalangin para sa kaligtasan at kapakanan ng lahat ng Pilipino kaugnay sa naganap na paglindol. Habang pinakikilos na rin ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte Carpio ang Disaster Risk Reduction and Management Team para sa pagmumonitor at pagtugon sa mga sitwasyon. Kabilang na rito ang psychological first aid sa mga apektadong education personnel at mag-aaral. Habang ang mga suspension naman ng mga pasok sa mga paaralan at tanggapan ng kaguhuran ay nakadepende sa pagpapasya ng lokal na pamahalaan bilang tagapangulo ng Local Disaster Risk Reduction and Management Council alinsunod sa DepEd Order No. 14 Series of 2021. Ito si Patrol 11, Tina Rolasco, nag-una para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. IZ Balita, IZ Balita, Nationwide. Balita sa ibang bansa. Dinagdagan pa ng Russia ang kanilang puwersa bilang pantapat sa mga sundalo ng Ukraine sa rehiyon ng Kherson at sa Poprishya. Ayan. Ayon sa Ukrainian military, patuloy na nadaragdagan ang puwersa ng Russia sa Crimea region. Mababatid na una nang inihayag ng Ukraine ang kanilang paghahanda para sa pagbawi sa kanilang mga rehiyon na sinakop ng Russia. Samantala, mariin namang pinabulaanan ng Russia na nagdagdag sila ng pwersa sa nasabing mga rehiyon. Sa sports! Nakasungkit ng gintong medalya sa 28th ASEAN University Games ang pambato ng Pilipinas na si Chloe Isleta. Nagposte ang 24 anyos na swimmer ng 2 hours 17.36 sa women's 2 minutes 17.36 seconds, ayan, sa women's 200 meter backstroke event na ginanap sa Obon Ratchathani, Thailand. Mababatid na mula si Isleta sa gold medal performance rin sa 31st Southeast Asian Games 2022 sa Hanoi, Vietnam nitong Mayo. Samantala, nakamit naman ni Fon Prey Yamsuan ng Japan ang silver medal at naibulsa ni Azara Permatahani ng Indonesia ang bronze medal. Sa entertainment o trending news. Muling pinag-usapan ang bagong video na ipinost ng aktor na si Joshua Garcia sa social media platform na TikTok. Ito'y matapos gumawa ng dance cover si Joshua ng Fake Fine Woman ng Charlie Boy. Ayan, nakalikom lang naman ng mahigit 20 million views ang video ng aktor sa loob ng isang araw. Kinilig naman ng mga netizen at ilang social media stars din ang napakomment sa post ni Joshua. Matatandaang naging trending topic din ang aktor noong Disyembre matapos itong kumasa sa Ginseng Strip 2002 Challenge. Sa ngayon ay merong 6.5 billion followers si Joshua sa TikTok. At sumayin nyo ang mga balita sa DWIC May Todong Lakas. Tapat sa serbisyo, sa komentaryo, numero uno, ang inyong tagapag-ulat, David Oro. Antabayanan po ang susunod na programa, ORO sa DWIZ. Sumayin nyo ang isang oras na komprehensibo at mas pinalawak na balitaan. IZ Balita Nationwide.
pinakamalalaki, pinakamainit mula sa buong puwersa ng DWIZ Patrol. IZ Balita, IZ Balita, Nationwide.